Ayan mga kapatid, bago ang lahat ha, gusto ko muna nga batiin yung ating mga kababayan dyan. Maraming maraming salamat ulit sa pagtatangkilik sa atin. So ayun nga, nandito na naman tayo. Pag-uusapan as I promise to you yesterday. Ganda ng English, ano? Barok na barok, ano? So ayun nga mga kapatid, pag-uusapan natin. Kung maalala ninyo aking mga kababayan dyan sa Ramon Isabela, na content natin nung mga nakaraang araw, yung usapin nung programang tupad ni Mayor. Programang tupad na mukhang hindi pa natutupad hanggang ngayon. Kung anong dahilan, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ito, isasulat ko lang dito, ha? Programang tupad. Tupad. Ayan, mga kapatid. Ayan ang topic natin ngayon. Diba? Maalala ninyo na mukhang hindi pa nagkakabigayan, pinagtrabaho yung mga babae natin dyan sa Ramon, na umaasang may matatanggap sila pamasko mula sa ating gobyerno kapalit ng kanilang serbisyo dyan sa Ramon Isabela. Pero ang problema, bakit hindi pa naibibigay yung benepisyo na dapat sa kanila? Yung compensation na pinagtrabahuhan naman nila? Abay, gagawa-gawa kayo ng programa, wala palang pondo, hindi nyo kaya. Actually yan, may pondo na yan eh. It's all about to release na nga eh. Releasing na nga eh. Ang estado niya, releasing na. It's already released and it's ready for releasing. Magbibigay na lang. Pero bakit hindi na ibigay? Kasi maalala ninyo, ito, magiging papatunay kayo mga sabungero diyan sa may Ramon Isabela. Hindi ko alam ang exact diet, pero yan ay 8 stag derby. O 8 cock derby. Na kung saan kinabukasan noon, dapat 'yun ang releasing ng mga di pamimigay. Kaya nga lang, natalo yung mga manok ni Mayor. Ang karta, 1 win, 7 loss. Abay, lintik na buhay yan. Magmamanok ka, 1 win, 7 loss. Losing breed ang hinayupak. Losing breed. Magmanok ka pa. Mabuti niya, lahat ng mga manok mo, katayin mo na gawin mong tinola, ipakain mo sa mga kababayan mo, yun, nakatulong ka pa. Magsusugal ka, Mayor. Ang gagamitin mo pag natalo ka, kaban ng bayan. Pag natalo ka, Mayor, ang ginagamit mo, yung mga pambaya doon sa mga nagserbisyo sa tupad. Alam niyo yung totoo sinasabi ko, mga sabungero. Di ba? O para at least mabigyan kayo ng basis sa aking sinasabi. Eto, ang sumbong ng ating kababayan. At ito ay nagtatrabaho pa mismo sa munisipyo. Ha? Eto ha. Ito ang sabi niya. Sabi niya, yung tupad na dapat sana ibigay sa mga tao, kinuha pa ni Atty. Pulpul Garcia at barbaric na Mayor Jesus Ladaran. Pwede naman pala ang ganun. Natalo ang 7 manok ni Jesus Ladaran, kaya nila kinuha yung pera na dapat ipapamigay sa mga tao. Kailangan na talagang mag-imbestiga kung sino man dapat ang mag-imbestiga sa mga matinding anomalya, korupsyon at immoralidad na yan. Imbestigahan na sana nila yung addict na yung Mayor... yung adik na Mayor Ladaran at adik na Atty. Garcia, pati na yung pakasabwat nila, yung treasurer, lalong-lalo na yung assistant treasurer. Pwede pa nilang ibagay kay Garcia at Ladaran yung pera ng tupad para sa tao. Pwede pala nila i-release ng ganun kadali. Kasabwat sa mga anomalya yung si Margie Castañeda na assistant treasurer at si Reggie Cruz na treasurer. Sana yung mga yan ang inaksyonan agad-agad kung sino man ang nakasasaklaw para hindi na dumami pa ang pera mawala sa bayan. Huwag nyo na po banggitin ang pangalan ko. Yan, mga kapatid, sumbong sa atin yan ng ating kababayan dyan sa Ramon Isabela, ha? Para, Diyos ko naman, Mayor, magsusugal-sugal ka, tapos pag natalo ka, kaban ng bayan yung kinukuha mo. Ha? Kung bakit ako ganito,
meron akong dalang sandok. Kasi may pamahiin kami mga manunugal dati. Nung ako pa ay nagsasabong pa. Pero hindi ako nandidispal ko, ha? Pera ko lang. Pag naubos na, tulog na ako. Pag panalo, fiesta. Ganun. May pamahiin kasi kami dati. Kung gusto mo magkanda malas-malas, yung mga manok at hindi manalo, ah, gawin mo lang, iwagayway mo lang yung sandok doon sa taong may hawak na manok. Kaya ikaw, Mayor Ladaran, sana sukluban ka ng kamalasan. Ito na yon. Para patuloy kayo magkanda malas-malas ng iyong mga kapamilya. Ah, para at least, sa susunod, hindi na yung kaban ng bayan ang kunin mo, kundi ibenta mo na yung mga anak mo. Ah, patira mo sila sa mga foreigner. Basta sakali magbayad ang foreigner. Yun ay suggestion lang. Pwede mo naman hindi seryosohin. Ba? Diyos ko, kaya po kayo mga nagserbisyo sa programa. Kaya lang, bakit di ba kayo nagtataka? Baka naman kasi mali yung pagkaintindi nyo mga kababayan doon sa programa ni Mayor Ladaran. Baka hindi naman kasi programang tupad yun, kundi programang tupada. Baka hindi nyo lang naintindihan. Imbes na tupad, maglinis-linis kayo, kanong servisyong gawin nyo, eh baka sa tupadahan kayo dapat pumunta. Tupadahan ni Mayor, kasi yun ang kagalingan niya. Kaya kayo mga nagserbisyo dyan sa programang tupad, eh pukpukin nyo ng pukpukin yung gobyerno ng Ramon Sabela. Mag-rally kayo sa harap. Mag-piket kayo dyan. Pero kumuha kayo ng permit, ha? Yung alam kung aprobahan ni Mayor. Sa malamang hindi, kasi kasama niya yung mga taga-PNP. Kasama niyan babae yata. Ang gaganong-ganon sila. Gaganong sila. Ano lang iya kayo? Sinabi nga nung mga informer natin ngayon na ano eh, na adik ang ama, adik ang anak. Butangero ang ama, butangero ang anak. Nambubugbog ang ama, nambubugbog ang anak. Galing-galing naman ng mga nagseserbisyo sa inyo, Ramon. Ano, Ramon? Gusto, bilib na ako. Ano ba yan? Munisipyo ng kademonyohan? Diyos ko, municipal hall of the demonic persons or the Ladaran demons. Ha? Pero yan ha, yung mga nagserbisyo ng tupad. Sabihin nyo, sumulat na kayo sa DILG. Kung gusto nyo, mag-open letter kayo sa DILG, send nyo sa akin, isi-send ko in public. Oo, ipopost ko in public. Ha? Gumawa kayo ng petition. Lahat kayo na nagserbisyo, gawin niyo, gumawa kayo ng sulat, tapos papirmahan nyo sa lahat ng nagserbisyo diyan sa may programang tupad ni Mayor. Tapos ilathala natin public. Tignan ko lang, hindi mapahiya yung hinayupak na sugarelo. Sugalerong yan na wala namang kapalang nagmamalaki ng mayaman. Bakit kinukuha yung kaban ng bayan? Ayun ang sabihin ninyo. Puro kaniniwan. Oh, Governor! Ha? Rodolfo Albano Duterte. Yung mayor mo na sugarol, ginamit yung programa ng gobyerno para ipansugal niya. Oh, sige! Kampihan mo yung mayor mo, Governor. Lintik na buhay ito. Vice Governor, Bojidi. Oh, Rapitulpo. Oh, yung mano, yung hinahanga mo, Mayor, nananakbo po ng pera ng kaban ng bayan. Oh, suportahan mo. Hangaan mo yung ganyan. Diyos ko, kaya yan. Kababayan natin sa Ramon Sabela, nakakaawa. Kailangan na ninyo magpalit na magsisilbi sa inyo. At least, pwede naman siguro yung taong hindi kayo pagnanakawan, ha? Make more time. Pero bago ang lahat, mga kapatid, gusto ko muna magpasalamat doon sa mga nagbibigay pugay sa atin tulad nito. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa inyo, nabibigyan po ako ng lakas na loob na ipaglaban yung katotohanan at ipaglaban yung mga naapi. Maraming salamat at sana huwag kayo magsasawang tumangkilik sa ating mga expose. Yun. Laban lang. Mabuhay ng matiwasay, mamuhay ng matino, at may dangal sa puso at sa kaisipan. Maraming salamat sa iyo mga kababayan, and God bless us all. Yun. Bye-bye!